case po na hindi sila makapag-comply, ano po ang ating action na gagawin? Kapag ka hindi sila nag-comply, ibibigay natin ito, i-re-repair, kagaya nung sinabi ni attorney ni at saka ni ng head ng Santa Rosa, i-re-repair natin siya sa legal, sa legal for legal action against doon sa employers. So sasampahan na ng kaso ito. Ay, hindi pa. Di, kagaya nung sinabi ni ano, meron din tayong proseso. Okay. Bibigyan din sila ng 30 days to which mag-comply doon sa demand letter na galing na hindi na sa amin kundi galing na sa legal. Legal na po. Oo. Okay. Then after which at wala pa rin, saka gagawa ng legal action ng ating mga lawyers. Employer na yan, nagbabayad din naman sila. Kaya lang, meron silang mga months na hindi nababayaran. So, halimbawa, sabihin nila, yung mga empleyado nila, naka-loan din naman. May mga period kasi na tuloy-tuloy ang bayad nila and then magkakaroon ng pagtigil, magkakaroon ng delinquency na before naman kami pumunta dito, nagpapadala naman kami sa kanila ng billing letter. And despite dun sa billing letter, hindi nila ginagawa ng aksyon. Or kalimitan na i-ignore, kaya tayo humantong sa ganito. Pero sure po, ma'am, da, yung pinupuntahan naman natin, yung talagang delinquency. Yes po, based yan sa ating records, sa computer records natin. Thank you, ma'am. Ma'am, pwede kayo man. Ma'am, bakit po hindi daw kayo nakakapas ng inyong mga empleyado rito? Hindi daw po nakakabayad ko ng SSS. Nakakabayad daw po kami, sir. Ah, okay. Hindi naman po nakakaligtaan. Oo, oh, yan ho yung mga verified natin na delinquent employers. Bine-verify po muna natin sa aming database kung sila ay may payment o wala before tayo mag-conduct nitong race na activity. Okay. Yung contact number nito, mata pa. Dito po yung contact number namin, email. Hindi na po yung copy na nakapapa. Sa'yo. Ano ko lang, sir, para alam nyo ang mag-alag-isip. Mga pala ng pro-life gas, ano yan, ma'am? Mga gases po sila. Mga gases po. Industrial tsaka medical. Ah, okay. Yung gano'n. Yung ganyan. Ah, mga ganito. Oxygen kasama. Opo. Okay. Hintayin namin ang compliance nyo, ha? Opo, sir. Together with us, our vice president.
kailangan natin i-comply yung kung ano yung kailangan, yung obligation natin sa SSS. Sana before 15 days, makapunta kayo sa aming opisina at makapag-comply. Pinag-uulog ka sa SS, meron ka? Meron po. Ah, meron ka? Nakaka-avail ka ng benepisyo? Opo. Pag nagkasakit, meron? Yun. Ah, lahat kayo? Opo, lahat po. Ah, sige, titignan natin. Magkano ba sinusweldo mo? 8,000 po, aman po. Ah, magkano ang kinakalita sa iyo? Nasa ano po, 400 mahigit po. 400 mahigit? Ah, okay. Yung iyong mga kasama, ganun din? Meron po. Pinagbabaya din? Opo. Sige, titignan natin dun sa ano, kasi kaya kami naandito ay para alamin kung dahil may mga delinquency yung inyong employer ay baka mamaya hindi kayo pinaghuhulog kasi itong ginagawa namin para sa inyo na para kayo makakuha ng benepisyo. Nakakapag-loan ka? Ngayon, meron kang loan. Nakapag-loan po ako, 5,000 po. Bayos ha? Pabayad na. Nag-uulog po ako. O, baka hindi pabayad, meron tayo ngayong condonation, pwede kang mag-abing. Bayad ka na? Sige. Grace. Vice President, tsaka head ng legal namin. May ipapareceive kaming order. Napapayaran po ba ang SSS niyo? Opo. Bayad naman po. Parati po yun? Opo. Matagal na po ba kayo rito? Matagal na po. Mali naman po, nakikipayment na po yun. Model lang po kayo ng resibo. Ano ba kung parang dyan? Opo, sa record po namin na dito bayad. Sila. Kasi nga ho, kung halimbawa na meron silang current contribution, ang requirement naman natin o qualifying condition, galo na sa loan, eh meron kang 6 months contribution for the last 12 months. At meron kang 36 months para sa 1 month loan and 72 months for 2 months loan. So kung meron kang accumulated na 36 months, then meron ka namang current na 6 months, so talaga makakapag-loan ka. Opo. Pero ang hinahabol kasi natin dito, hindi lang yung current, kundi yung mga previous na pagkakautang ng mga employer na hindi nababayaran. Na dapat ay mapapost o para magkaroon ng contribution yung ibang empleyado na hindi nila ipinagbayad noong araw. Okay po. Sir, mensahe na lang po doon sa mga datihang pong employee, tapos maraming salamat po, Ma'am Jackie. Ang panawagan ko doon sa mga ibang employees, although meron ng mga pailang nila na nalabas at nagko-complain, nagpapayag ng complain na wala silang contribution, na hindi sila naipagbayad, although ang allegedly, ang sinasabi nila na sila ay kinagtasan ng mga employer. Pwede po kayo, yun nga nabanggit namin nung una kanina sa media interview, pwede po kayong magsadya sa malapit na sangay ng SSS para po mag-file ng complaint at sabihin kung anong saan employer, anong employer yung kanilang pinagtrabahuan para po mabigyan namin ng patakaran.